Hallelujah. Glory, glory to God. Amen. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Double honor and respect po sa ating beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeida, the entire Prophet of God. Amen. The man of God. Hallelujah. Glory, glory to God. At sa lahat ng mga beloved Almeida children, happy, happy new year po. Amen. Sa patuloy na pag-alala po sa ating beloved Mama Dear, sa kanyang mga turo. Amen. At sa lahat po ng mga beloved kapatiran, mga beloved co-workers, co-choir, happy, happy new year po. Amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, there's Jesus. Napakasarap po na sariwain po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Way back 1995, isa din po akong persecutor sa gawain ito. Sa murang edad, napanood ko po ang TV program 1994, kung hindi po ako nagkamali, sa dako ng Surigao City. Napapanood ko po ang ating beloved pastor na talagang napakatapang po. Tapos, sa katapangan niya po, parang nayayabangan po ako, mga kapatid. Dahil, kaapilido ko po, tapos kilala po sa dako ng Surigao City na ang family ng mga Almeida po talaga pong hindi po natin tinataas kung sino man po ang ating tinataas, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Alam niyo po, ang Almeida po sa dako po ng Surigao City, governor po nung mga 19, kasi bata pa po ako noon. So talaga pong nakilala po na ang Almeida ay nasa pamumulitiko. So talagang sa paglaki ko po, nung nakita ko po ang ating beloved pastor, isang Almeida, ang sabi ko po, isang pangwarta. Kumbaga, pagpeperahan ang mga tao. Ngunit, nung dumako po ang ating beloved pastor, 1995, First Crusade sa dako ng Surigao City, wala po akong natanggap na mga leaflets or any invitations, kundi nung ano po yun sa Catholic po, Holy Week. So, nung nag-crusade po tayo, that was, nag-foot washing, nag-attend din po kami ng foot washing. Pero alam nyo po, ang gawain po nasa grandstand, nung nag-foot washing po yung iganting reliyon na kung saan po ako nanggaling, talaga pong umaalingaungaw po ang boses ng ating beloved Mama Dear, hallelujah, na nag-i-invite na kung sino man ang may sakit, may karamdaman, marital, talaga pong inaanyayaan ng ating beloved assistant pastor. Talaga pong nandun po na nung nag-decide po ako na umattend, naramdaman ko po yung kakaiba pong lamig, umiiyak po ako, papunta pa lang po ako sa gawain. Talaga pong nung nakita ko po ang gawain sa dako ng Surigao nung First Crusade na yon, sa buong buhay ko po, dun ko po nakita na napakaliwanag po ng grandstand sa dako ng Surigao City. Hallelujah! At talaga pong nung nakita ko po ang mga beloved finest choir, tumutulo po yung luha ko kahit nakatayo lang po sila. Grabe po yung anointing. Talaga pong pinibiga yung nanginginig po ako pag nakikita ko po yung mga beloved choir. Hanggang sa nag-preach po ang ating beloved pastor, wala pong katapusan yung luha ko. Talaga pong umiiyak po ako na hindi ko po maintindihan. Kahit napakalayo ko po sa crowd, malayo po ang stage. Ngunit talaga pong nandun ang Holy Spirit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Ngunit nung katagalan po, talaga pong nakita ko na nandun po pala yung extreme sacrifice ng ating beloved pastor. Kasama po ng ating beloved assistant pastor. Talaga pong nandun po pala yung katakot-takot na mga pagpuasa, prayer, pagpupuri na hindi nagawa ng ninuman. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God po. Talaga pong yun, nung time na yon, nung nagsabi po ating beloved pastor na lumapit, mas healing, napakaraming tao po, mga kapatid. Talaga pong, kung iisipin ko, bakit ako nadako nung araw na yon? Alam niyo po talagang, nung, kung maalala ko po ang ating beloved pastor, pag nag-lay hands po talaga, talagang
inaabot niya po, napakaraming tao. Tapos sinahawakan po siya dito ng mga beloved workers na talaga pong nakikita ko po sa Mala Pastor na gusto niya po talagang i-reach out lahat. Ngunit talagang ang kamay ng Mala po, napakalaki mga kapatid. Malayo lang po ako. Nung inabot po ng ating beloved pastor, naramdaman ko po yung lamig mula ulo. Sumiksik po sa puso hanggang sa mga kabutuhan ko. Kung maalala ko po yun, 15 years old pa po ako noon. Doon ko po una naramdaman na ang comfort po na talaga pong hindi ko po nakita sa barkada. Hindi ko rin po nakita sa mga congregation na inatinan ko po. Nandun po na umatin po ako ng iba't ibang congregations. Nandun po na may Mormons, may Bread of Life. Ngunit stepping stones po yun na talaga pong nandun po pala. Darating po ang Jesus Miracle Crusade sa Dako ng Surigao. Talaga po napakabait na mahal na Panginoon Jesus. Nakita ko po doon na may patay na binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Nandun po na nanaginip po ako na hindi ko pa po nakikita ating beloved pastor. Nanaginip po ako na may dumako po sa bahay namin ng napakaputi. Maliwanag po talaga ang sasakyan. Bumaba po ang ating beloved pastor na para pong yun talaga pong umiilaw po ang ating beloved pastor. Lumiliwanag po siya mga kapatid. Kamukha niya po si... Kung makita niyo po yung movie po ng mga Moses po, ganun po yung description po ng isang prophet. Hallelujah, nakita ko po siya sa panaginip. Nandun po na talagang sabi ko, totoo ang pakay ng tao, ang pakay ng Mahal na Pastor. Kaya po, sa sikreto din po, nagpabaptize po ako, April 21, 1995. Talaga pong panun-panun ako sa grupo na nagpabaptize. Natatakot po ako kasi dahil mamaya i-persecute din po ako. Ngunit talaga pong pag naglingkod po tayo mag-isa, hindi po tayo iwanan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan niya po pinapakita na tunay po ang kanyang pangako na I will not leave you nor forsake you. So talaga pong na napakabait natin mahal na Panginoong Jesus. That was 1995, so naging 1997, naging choir po ako, umbinit po sa ating pinakamamalapan sa kahabagan na ating malapan Jesus. In 1999, nandun po na naging tinawag na po ako na ating pinakamamalapan Jesus. Hindi man po karapat dapat bilang isang manggagawa sa Dako po ng Cebu. Ako po'y nag-aaral nung mga panahon na yon. Talaga pong nandun po na tormented po ako mga kapatid. Sa mga beloved youth, talaga pong nandun na nagmainit po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Wala pong absent sa gawain. Nandun po na overnight prayer. Talaga pong hindi ako natutulog. Nakadilat lang talaga. Talagang tutok na tutok sa mga patotoo ng ating beloved brethren. Alam niyo po, pag umaatin ako ng klase, talaga pong kumbaga lutang po tayo. Ngunit alam niyo po yung pinaka-hate ko pa na subject, physics. Talagang sabi ko, wala akong isasagot dahil kulang sa tulog. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nagulat na lang po ako sa result. Nag-top, it's either top 2 po ako mga kapatid. Hallelujah, glory to God. Amen. Kaya, pero sa sarili ko po, talaga hindi ako naniwala na sa akin yon. Dahil talaga pong wala po talaga ako. Walang wala po talaga ako dahil I hate physics, lalo mga mathematics po. Talagang numbers, napakahirap po. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tinataas po tayo pag tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. At doon po na na-torment na po ako. Pag nakikita ko po ang mga estudyante na napakarami, tumutulo po bigla yung luha ko. Sabi ko, bakit ako umiiyak? So nandun po na ang calling na po pala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nangungusap na pala ating mahal na Panginoon Jesus, nandun po na umiiyak po ako mga kapatid. Madaling araw, dahil nangungusap ang Mahal na Panginoon Jesus na maging worker ka, sabi nila, ay kagaya nila. Sabi ko, sinong kagaya nila? Nakikita ko po yung mga workers sa Dako po ng Cebu. Talaga po, hindi ko po kilala yung mga workers na iyon. Alam niyo po, nagulat na lang po ako nung nag-meet kami dahil nag-fasting na po kung talagang kalooban na bilang manggagawa. Nakita ko na po yung ating mga beloved workers. Talagang sabi ko, totoo ang Diyos
talagang nangungusap. Ngunit talagang matigas pa rin dahil nag-aaral po ako noon. Ayaw ko pong maging worker dahil po sa dako ng outreaches. Lahat po tayo, kumbaga nagsimula po talaga tayo sa mababa. Kumbaga po, kung ano po ang sinimula ng ating beloved pastor, beloved mama dear, yun din po ang ating dadaanan. Amen. Kaya po alam niyo po, sa dako po ng Cebu, nandun po na noon naging manggagawa na po ako sa kahabagan ng Malapangan Jesus. Talaga pong galit na galit po ang aking beloved family. Nandun po na ang mama ko. Talaga pong hindi na po ako tinawag na anak. Nandun din po na ang aking beloved ate na nagpaaral sa akin. Sabi niya, ipatuloy mo yung prinsipyo mo, papatuloy ko yung prinsipyo ko. Siya po ay estudyante ng university. Kaya po naging sobra sigurong talino, tiwala sa sarili. Nag-NGO hanggang sa naging napasama na po siya sa, di ko po ikinahihiya, ngunit itinataas ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Alam niyo po, talaga pong nagpursigi siya, umakyat po siya, nagbukid po, namundok. Sabi niya, sige, ipatuloy mo ang pagiging manggagawa mo, ipatuloy mo kung hanggang saan yung prayer na sinasabi mo. Alam niyo po talagang halos hindi na po kami magkapatid kung pag nag-uusap po kami mga kapatid, pero deep within me, nasasaktan po ako dahil, kumbaga sabi ko, mahal na Panginoon, kung kailan ako naglingkod sa iyo, saka naman ako tinalikuran ng family ko. Ngunit, ang pangako nating mahal na Panginoon Jesus na kung iiwanan mo ang family mo, magdadagdag ang ating pinakamamahal na Panginoon ng maraming family. Ito pala yung gawain, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Andun po na, sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, pagtibayin niyo po ang pananampalataya ko dahil parang ayaw ko na kasi kumbaga meron na po tayong kakayang mag-aral, meron po tayong kakayang magtapos. Ngunit, nung wala po akong magagawa dahil pag nag-decide po ako na mag-aral, nandun po na hinihika po ako mga kapatid. Hindi po ako makahinga. Nandun po na kahit paghiga, pag-upo. Ang hirap po. So, nagwe-wave po yung faith ko. Sabi ko, malapang ano Jesus, sabay-sabay yung choices. So sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, ikaw po ang magpatatag sa kalooban ko at sa aking pananampalataya, sa pangunang dalangin ng beloved pastor at ang beloved mama dear nung mga time na yon, mga kapatid. So wala pong mga advices, kundi talaga pong nandun po yung turo ng ating beloved pastor na lumuhod, magpuri, mangusap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa tao po talaga pong wala po tayong maasahan. Ngunit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po, 100% po, talaga pong tutugon ang ating mahal na Panginoong Jesus. Nandun po na na-assign na po ako sa dako ng Zamboanga. Sabay-sabay na po na in-assign ako sa dako ng Negros. Nandun po na talaga pong na mga lugar na mga hindi ko na po maunawaan kung bakit gano'n na po. Nandun na sa critical, nandun na sa walang-wala na outreach. Ngunit ang mahal na Panginoong Jesus nagpo-provide po sa malang kaparaanan. Meron pong mga ginagamit na nangungusap ang ating mahal na Panginoong Jesus sa mga kapatiran. Minsan po, hindi pa po kapatiran, biglang nag-aabot sa atin. Talaga napakabait na ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo po, nung time na yon na talaga pong, sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, magde-decide ako, maglilingkod ako sa iyo kahit na hindi ako karapat-dapat, kahit na may kahinaan ako, kahit na may karamdaman ako, kahit anong sitwasyon ko sa buhay, maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoong Jesus, basta tulungan niyo lang po ako dahil saganay sa akin, wala talagang magagawa. Alam niyo po, tuloy lang po noon, 1999, hanggang sa noong 2004 po, talaga pong napakabit na mahal na Panginoong Jesus, bigla na lang po yung kapatid ko na nagrebelde, mga kapatid. Talagang bumaba po siya, una po siyang lumapit sa akin. Tapos alam niyo po talaga, napakabit na mahal na Panginoong Jesus, bigla po siyang, nagulat na lang po ako na, nagulat na lang po ako mga kapatid na ako po ang una niyang kinontak sa kabila ng grabing
grabing persecute niya sa akin na walang nagagawa ang prayer. Walang nagagawa yung nandiyan ka lang sa loob ng pastoral. Bakit hindi ka lumabas? Doon ang totoong pagtulong sa kapwa. Lumabas ka, yun ang sabi niya. Sabi ko, dito sa Jesus Miracle Crusade, iluhod mo lang ang yung tuhod sa pangunang dalangin ng malapastor. Ang lahat ng mga mahirap, pinagpapala ng ating malapangano Jesus. Ang lahat ng mga may karamdaman na hindi na tinanggap sa ospital, dito pinagaling na aming malapanganong Jesus. Kaya, grabe po talagang pinataba ako ng ating malapanganong Jesus na mga time na yon. Talaga pong nandun na, bigla na lang po ako nagulat na bumaba po ang aking beloved ate. Talaga pong, yun lang po na minsan nagkaroon ng enkwentro between military tsaka ng mga NPAs. Talaga pong napakabait na malapanganong Jesus. Yung dapat mag-aasawa na po siya ng isang commander. Alam niyo po talagang, natamaan po yung lalaki na yun, ngunit ang aking ate pinag-ingatan na ating malapanganong Jesus, meron po palang plano ang ating malapanganong Jesus sa aking beloved ate. Alam niyo po, bumaba po siya. Kaso lang po nag-asawa na po siya noon. Nung time na yun po, may dala-dala na po siyang baby sa tiyan. Alam niyo po, nung time na yun, meron po siyang tatlong mayoma. Talaga pong sabi ko, sabi niya, anong gagawin mo ngayon? Sabi niya ngayon. Ngayon, i-prove mo sa akin yung sinasabi mong prayer. Alam niyo po, talaga pong nandun na hinihipo ko po yung tiyan niya, tapos tumatawa po siya. Sabi niya, anong ginagawa mo? Pinagpe-pray mo ba yan? Sabi niya ganun. Sa isip ko naman, sa pangunang dalangin ng mga pastor, kiniklaim ko naman po. Alam niyo po, talagang napakabait na mga pangunang Jesus. Nagpa-x-ray po kami. Talaga pong nandun na, ang sabi ng doktor, it's a miracle dahil yung mayoma po na nandun sa puerta, talaga pong nawala po yun. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, there's Jesus. At dineclare po siya na CS. So talaga pong nung time na mga nganak na po siya, bago po siya nanganak na naginip na po ako na baby girl po ang lalabas, normal po. Talaga pong nung nagising po ako, dahil hindi ko po siya sinamahan sa ospital, sabi ko Ate Baning na kumbaga ang akin ay prayer na lang, pagluhod na lang sa pagsusumama sa malapanganong. Alam niyo po, tumawag po sila, normal delivery po. Hallelujah! At ang konsuelo po ng ating mahal na Panginoong Jesus, nandun po na ngayon po, isa pong children's choir na po yung baby na yon. Tapos yung dalawa niya pong kapatid, cherubim na po. Hallelujah! Glory to God! Pinapasalamatan ko po talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus yan. Alam niyo po, kung may mga time na po na parang nagda-doubts, nangihina, nangwe-wave po ako, inaalala ko po yung aking beloved ate na kung paano po hinipo ng ating malapanganong Jesus. Ngayon po, nagte-text na po na dahil ipag-pray, dahil ganito po, gawin mo, mag-pray. Sabi ko, pag may kulang, pag may mga kulang sa financial, mag-pray tayo sa malapanganong Jesus. Alam niyo po talaga pong nandun po na ang malapanganong ang nag-switch ng kanyang puso na magkaroon ng pananampalataya. Amen. Hallelujah. Nandun din po na nung pagdating niya po doon, talaga pong sabi ko, malapanganong, bakit sa akin? Sa ganang, sa financial, hindi ako ganun kayaman. Walang akong yaman na maibigay sa aking kapatid. Alam niyo po talaga pong napakabait na malapanganong Jesus. Sabi ko, malapanganong, walang matirhan. Hindi naman pwede din sila sa pastoral. Amen. Talaga pong nandun ang malapanganon. Sabi ko, malapanganon, sa iyo ko lang talaga isalig. Kumbaga, sa iyo ko lang inaasa lahat. Wala naman ako sa financial, walang-wala talaga. Ngunit, ang malapanganong Jesus, pag tayo tumawag sa kanya, nandyan din ang ating malapanganong Jesus. Alam niyo po, biglang may lumapit po sa akin, gawain. Sabi niya, Sister Grace, meron ka bang kakilala na walang matirhan? Meron kaming bahay na kumbaga caretaker. Sabi ko, maraming salamat. Sabi ko, kuya, yung ate ko po. Sabi niya, sige, punta agad bukas. So talaga pong pumunta agad kami kinabukasan po. Talaga pong napakabait na malapanganong Jesus, Camellia Homes po yon. Hallelujah! Amen. Thank you, there's praise Jesus. The alam niyo po talaga pong sa prayer ko naman po, wala naman yung prayer ko. Ewan ko saan aabot. Ngunit talaga pong ang prayer ng beloved pastor, talagang abot-abot langit yon, mga kapatid, dahil na-prove na po yun, 1995, before na makalimutan ko, nag-decree po ang ating beloved pastor na wala na pong super typhoon sa dako ng Surigao City. Kung pansin nyo po, kahit ang governor po sa dako ng Surigao City, nagsabi po siya, mula nung dinecree ng ating beloved pastor, hanggang sa oras na to, wala na pong super typhoon na nangyayari sa Surigao City. Amen? Kaya po talaga pong sabi ko, kung prayer ko lang, ewan ko lang, baka sa dumi po ng kuko, ganun lang kadami. Ganun lang po ang kapasidad ko sa pagdating sa prayer. Ngunit talagang napakabait na ating malapanganong Jesus, nandun po ating beloved pastor na talaga pong walang sawang nananalangin para sa atin. Alam niyo po, nandun po na
pinagkaloob niya po yung Camellia Homes na yan. Tapos alam niyo po talaga napakabit na malapag ng Jesus dahil ngayon po, pang tatlong taon na po nila, yung kabila, kasi duplex po yun, yung kabila naman po, sabi naman ng taga-bangko, ate, isali na lang din po yung kabilang bahay. So naging dalawang bahay po yung kanilang tinirhan ngayon. So talagang napakabait na malapang ni Jesus. Alam niyo po, Lord, ang prayer ko lang naman eh, hindi naman sobra. Sabi nga, mag-pray tayo na hindi naman tayo maging kapos na nanlilimos. Hindi rin naman sobra na nakakalimutan natin ang ating pinakamamalapang ni Jesus. Kaya po, talaga pong masaya na po ako kahit hindi ko po yung bahay. Hindi ko po magiging permanent na bahay yan. Ngunit, kumbaga hanggat sa pagdating ng malapanganong Jesus po, meron po tayong matitirahan. Amen. Hallelujah. Amen. Dahil sa langit naman po talaga ang ating pakay. Amen. Kahit po talagang napakahirap po, pero walang mahirap sa ating pinakamamalapanganong Jesus. Nandun po din na, nung papunta po din ako, at ako dito sa dako ng Manila, may problema din po. Sabi, wala silang ref, kailangan ng ganito. Sabi ko, paano ko ba ipoprovide yung pangangailangan nyo? Ganito lang din ako. Ngunit talagang nandun sa malapanganong Jesus po ang pagpoprovide. Alam nyo, bigla pong may nag-text sa akin, sabi niya, Lak, kunin mo dito ang refrigerator. Kunin mo na kinabukasan. Sabi ko, paano ko kunin? Nandito ako sa Manila. Sabi niya, ipakuha mo para papuntahin mo yung mga beloved workers sa bahay ko, ipakuha mo yung refrigerator para magamit na sa pastoral. Sabi ko, hindi pwede sa pastoral, doon na lang po sa bahay ng aking kapatid. Hallelujah! Thank you, there's Jesus. Talaga pong, kahit, grabe po, hindi ko po mapaliwanag kung paano po na tinutugon yung panalangin ko na, Diyos ko, kung sa sarili ko lang talaga, hindi po ako karapat dapat, ngunit, napakabait ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Praise the Lord. Nandun po na, nagkasakit po ako na yung almoranas ko po talagang for operation na yon. Advice na po ng titos ko na ipaputol na lang yon dahil talagang kahit matulog, kahit napakahapdi. Ngunit talagang napakabait na malapangan Jesus. Nagpunta lang po ako sa dako ng Pampanga. Nagfasting po ako sa kahabangan ng ating malapangan Jesus. Sa pangunang dalangin po nating malapastor, alam niyo po, nung madaling araw na yon, talaga pong nagising ako sa napakalaking kamay na pumukpok po sa bed sa dako ng Pampanga. Nung nagsabi ko, malapangan, ikiklaim ko, gagaling na ako sa mga oras na to. Alam niyo, pagdating ng gawain, nakakatalon na po ako, nakakasayaw na po ako, talagang at ease na po ako noon hanggang Amen. Sa mga oras na to. Maraming salamat sa ating pinakamamalapangan, Jesus. Sa dako din po ng Cebu, mga kapatid, di man po karapat dapat, nandun po yung ginagamit po. Sa dako po ng Cebu, pinagpapala na din po ang ating mga beloved brethren, nandun po na nagkaroon po tayo ng mga crusade sa dako po ng Siquijor, na kung saan po yung Siquijor ng taon lang na ito, saan po ang Siquijor po eh talaga pong nandun yung mga sorcerers po, na kung itatapik lang po kahit saan sila magtapik, talaga effective po yung kanilang yung pangkulam po nila. Amen po. Alam niyo po talaga pong nandun po na nung crusade na yon. Sabi ko, hindi ako sasama sa crusade dahil unang-una, minyal po ako, tapos wala po akong maayos na, kumbaga sa, wala po akong fasting na talagang napakahaba para ilaban po. Ngunit, pag ang malapanganong Jesus naman po ang naglagay sa atin, ibig sabihin, hindi tayo pababayaan na malapanganong Jesus. Alam niyo po, nung sabi ko, hindi ako pupunta, nag-isip na po ako sa pag-travel pa po namin, talagang tatakasan ko yung mga kasamahan kong workers, hindi ako pupunta, hindi ako susunod. Alam niyo po, pag right and then po, talaga pong nung umunat ako, may pumitik po sa likuran ko. Talaga pong nawalan po ako ng lakas. Talagang bigla po akong nawalan ako ng lakas. Tapos bigla na lang po napaisip ako na malapanginoon, susunod po ako sa iyong kalooban. Kahit natatakot ako malapanginoon dahil wala naman po akong pundong fasting. Naisip ko, panalangin pala ng ating beloved pastor. Rehistrado na sa langit, mga kapatid. Kaya sabi ko, tapangan mo lang ako, malapanginoon. Kaya't nandun po na, dumako po kami sa dako ng Siquijor, nandun po na nagbautismos, ang dami pong nagpababtize sa kabagan ng malapanginoong Jesus. Nandun po na binanatan po yun, na ang mga sorcerers po, yung mga matatanda na. Ngayon po, ang mga umatid, mga matatanda na. So, talagang hasa-hasa na sa, kumbaga sa pagkukula, mga kapatid. Ang mga sounding team, talaga pong nakikita nila yung mga manika doon, yung mga pambarang po, nandun po, nakikita po, nandun po yung mga
gayuma, yung mga gamot, makikita po talaga pag nagpupunta kayo sa mga bahay-bahay doon. Ngunit talaga pong napakabit na malapangan. Jesus, nung baptism, napakarami pong nagpabaptize ng mga matatanda. Nung pagdating naman sa baptism, mga kapatid, ilang tapik sa akin, talagang ginaganyan ako na matanda. Ala, ginaganyan niya ako. Sabi ko naman, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name. Ganun-ganun naman ako, mga kapatid, kasi siksikan na talaga, talagang mag-aagawan sa tubig para magpabaptize. Ngunit may nakapasok talaga, mga kapatid, na kumbaga matanda na talagang nakailang tapik sa akin, talagang tinatapik na pabigat. Habang tumatagal ng tapik niya, talagang bumibigat na po yung katawan ko. Ngunit sabi ko, malapangan, Jesus, pagtibayan niyo pa po ako. Talaga napakabait na malapangan ng Jesus, nakaraos po sa kabangan ng malapangan ng Jesus. Nandun din po na ang prayer warrior po, sinasayawan po. Ginaganyan-ganyan po sa likod yung prayer warrior natin doon. Sa katagalan po yung matandang yung sumasayaw-sayaw, tumalikod na lang po, umuwi po. Hallelujah! Napakabait na malapangan ng Jesus sa pag-iingat. Nandun din po na talaga pong nagtatravel ng gabi, papuntang Zamboanga City. Zamboanga City, minsan po nakakasulubong po yung papuntang Surigao po going Zamboanga City. Talaga pong nandun na minsan mga inkwentro ng NPA, military, pero talagang nandun ang pag-iit na malapangan ng Jesus sa pagta-travel ko po na nag-iisa. Ngunit sabi nga ng malapastor, nandyan ang mga anghel na nag-iingat sa atin. Amen, hallelujah. Nandun din po talagang napakabit na malapangan ng Jesus. Pagdating po ng mga pangangailangan, nandun po ang malapangan ng Jesus. Pagdating po sa physical, nandun ang malapangan ng Jesus. Nandun, sa pag-iingat, nandun po. Sa spiritual naman po, talaga pong hindi man po karapat dapat. Marami pong nagtatanong bakit po ako na andito, laging nakikita, nawawala. Alam niyo po, ang malapangan, minsan po nakakalimutan natin yung sinabi ng ating beloved pastor na beloved mama dear na kahit saan, sabi ng beloved mama dear, anak, kahit saan, magtulungan sa gawain. Amen. So talaga pong, kumbaga po, nalulungkot din po ako minsan na pag nakikita-kita tayo, parang, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Mga kapatid, nandito po tayo dahil ang gawain po na malapangan is kahit saan po. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Basta handa po tayong gumawa, handa po tayong tumulong. Actually po, hindi po tayo ang tumutulong sa gawain. Tayo po ang tinutulungan ng malapangan ng Jesus. So kung dinadako po tayo sa isang lugar, para pong ini-encourage po tayo ng malapangan ng Jesus noon. So kung pag nagpapatotoo po tayo, hindi po kayo lang ang nai-encourage, tayo rin po na tumatayo dahil naaalala po natin ang kabutihan ng ating pinakamamalapangan ng Jesus. Talaga pong napakabait na malapangan sa ating buhay, sa isa't isa natin, meron pong mga milagro, meron pong mga napaka, hindi natin maisip kung bakit nangyari sa buhay natin. Nagpapasalamat ako dahil nakarating ako dito unang-una na talaga pong na-bless po ako sa patotoo ng beloved Wills. Talaga pong kalooban ng malapangan na nandito ako dahil isa rin po ako na nanghina na na-encourage din po sa patotoo na yon. Talaga pong kahit saan tayo, meron pong pamaraan ang malapangan. Bakit nandito tayo sa isang lugar? So talaga pong napakabait na malapangan ng Jesus. Kaya't hindi ko po alam kung paano tapusin dahil ang pag-ibig, ang kabutihan ng malapangan ng Jesus, wala pong hanggan. Kaya po, at lahat ng kapurihan, ang pagpapasalamat, ang kadakilaan, all the glory, praises, and honor only belongs to others, Jesus. Amen.